malabanan. Ang tatay po niya ay isa ding biktima ng extrajudicial killings sa Southern Tagalog noong panahon po na nandun naka-deploy si Major General Palparan. Yan, isang magandang umaga po sa lahat. Yung rehiyon at Timog Katadalugan, isa sa pangunahing naging biktima ni Jovito Palparan. Sapagkat noong taong 2002 hanggang 2004, nung naka-deploy si Jovito Palparan sa Timog Katagalugan, nandun yung pinakamalaking bilang ng paglabag sa karapatan ng tao. Sa katunayan, taong 2003, nang pinatay ni Jovito, ng mga tao ni Jovito Palparan, si Edel Marciliana at Teddy Gumanoy doon sa Oriental Mindoro habang sila ay naglulunsad ng isang fact-finding mission. Maraming naiwan na biktima ng extrajudicial killing sa isla ng Mindoro si Jovito Palparan. Kabilang na dyan si Attorney Juby Maxino, si Lay Maporto, ang chairperson ng Karapatan Oriental Mindoro, si Isaias Manalo, si Choy Napoles, at 180 pa na biktima ng pampolitikang pamamaslang. Sa panahon din na nasa rehiyon si Jovito Palparan, maraming naging biktima ng sapilitang pagdukot. 33 ang biktima sa rehiyon ng Timog Katagalugan. Kaya naman, ang karapatan ng Timog Katagalugan ay nananawagan din sa hagyat na mapakulong, mahuli si Jovito Palparan, lalo ngayon at may warrant of arrest. At hamon din namin sa gobyerno ni Aquino. Kung talagang seryoso siya sa panahong ito, muling buhayin sa Department of Justice ang kaso ni Edel Marciliana at Eddie Gumanoy. Sapagkat noong panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo at panahon ng si Raul Gonzalez ang Secretary ng Department of Justice, ay dinismiss nila ang kaso ni Edel Marciliana at Eddie Gumanoy na si Jovito Palparan ang pangunahing respondent sa isinampang kaso sa pagpatay at pagdugot kina Edel Marciliana. Sa katunayan, may desisyon ng United Nations na accountable ang gobyerno sa pagpaslang kina Edel Marciliana at Edel Gumanoy. Kaya ito'y hamon ang karapatan Timog Katagalugan sa administrasyon na muling bahayin yung kaso nila Edel Marciliana para madagdagan pa ang kaso ni Jovito Palparan sapagkat siya'y maraming utang na dugo sa mamaya ng rehiyon ng Timog Katagalugan. Panawagan din sa lahat ng mamaya ng rehiyon na makaisa tayo sa paghahanap kay Jovito Palparan, na tayo, na yung mga mamaya ng rehiyon, ang siyang magpakulong kay Jovito Palparan.